So, ayun guys, marami kasing nagtanong sa akin tungkol dito sa video na ito. Ayan o, kasi ang sabi ko diba sa mga tutorial ko na bawal tayo mag-upload ng video na hindi sa atin. At bawal din tayo mag-upload ng video na may logo ni TikTok. Eh sabi nila bakit tayong sa akin is may logo ni TikTok. Ganito kasi yun, papaliwanag ko sa inyo. Pero bago ang lahat, paka-share naman ng ating video na ito. Pag-share, likes, and follow na rin. Then mag-comment ka na rin dyan, okay? Paliwanag ko sa inyo, at pwede na rin yung gagawin ang ginawa ko. Okay? Paka-share po muna ng video natin ito, okay? Na-share mo na. So, ito, ganito kasi guys. Diba, dun sa mga tutorial ko dyan, sinasabi ko na bawal huwag kayo mag-upload ng video na may logo ni TikTok. Eh, ako nag-upload ako. Eh, violation ba yon? Pwede ako magka-violation, pero depende. Ganito kasi yon. Isa sa mga rules ni Facebook, itong, ayan, share original content. Okay, ayan po, basahin nyo. Ang basahin natin dito is, content creators, publishers, and third-party providers can only monetize content that they created or were involved in the creation of or that directly features the creator, publishers, or third-party provider. Content that is unoriginal or re-upload, reproduced without making meaningful enhancement, commentary, parody, creative, editing, etc. cannot be monetized. So, ang sabi po dito, Tagalogin ko lang ha. Ang content daw na ina-upload natin na unoriginal or reproduced o yung mga video na katulad niyan galing sa TikTok, ina-upload natin tapos wala man lang tayong ginawang enhancement. Alam niyo yung enhancement? Yung pag-edit natin, wala ka man lang in-edit doon. O yung wala ka man ng commentary doon. Basta dinownload mo lang yung video na yun, in-upload mo lang dito sa Facebook, is hindi yun ma-monetize. Yun ang violation. Pero, kung yung in-upload mo na videos ay ginawan mo ng commentary, halimbawa, may nakita ka doon ng sayaw-sayaw, ginawan mo ng commentary, sabi na, ganito yung gagawin mo, halimbawa, may nakuha ka doon na video sa TikTok, in-upload mo dito. Tapos, halimbawa, ito video ko ha, tapos ilagay mo dyan yung video niya. Tapos, pagkatapos yan, mag-comment ka, magbigay ka ng comment mo tungkol sa video na yan. Pwede mong batikusin siya o pwede mong purahin, basta komentary, pwede po yun, hindi ka magkakabayulation nun. Pero mamaya, pag-usapan natin yan mamaya, kung bakit pwede ka rin magkabayulation doon sa video na yun. Halimbawa, parody, pwede rin parody, yung mga nakakatawa na video, ginawa mo nakakatawang video yung galing sa TikTok, pwede rin yun. Then, basta creative editing, basta ang i-upload mo na video ay gagawan mo ng kwento. Okay, katulad naman ginagawa ko dyan, di ba? Yung kunyari, ano, kasalita siya, tapos sinagot sa sagot ko, ganon. Ganon po yun siya, example lang po yun. Okay, yun ang pwede. Pero, depende. Bakit sinasabi kong depende? Kasi, may mga content creator or may mga video dyan na ina-upload sa, halimbawa, ito sa Facebook or sa TikTok is, naka-turn on po ang copyrights nila. Opo. Kasi ako, may isa akong page, naka-turn on po yung copyright ko. Kahit maliit na video ko doon, kapag kinuha mo, mag-notify sa akin sa FB na may gumamit sa video ko. Ngayon, may pagpipilian ako doon. Pwede kong i-request na i-mute yung video na yon, or pwede kong i-request na kapag may kikitain siya is mapupunta sa akin. Pwede yon. Pero kung ako i-request ko yun na i-take down yung video na yun or burahin ni Facebook, magkakaroon ka ng violation. Ganon din ang mangyayari sa atin kapag ginamit natin yung video sa iba, kahit maganda yung pagka-edit natin, pero kung i-request ng may-ari ng video na gusto ko i-take down yan, i-take down talaga yun kasi siya yung may-ari. Magkaka-violation ka nun. Okay? Kaya, pag-asipan nyo muna bago kayo gumamit ng video sa iba. Okay? Yun ang tinatawag natin na pwede, pero depende. Okay? Sa YouTube, ganon din po. Magandang paliwanag sa YouTube. Ito yung sa YouTube. Basahin natin sa YouTube. Ito yung policy details sa YouTube. Reuse content naman ang tawag doon sa mga video na ina-upload natin galing sa ibang ano na ina-upload natin sa platform na gusto natin. Halimbawa, example of what allowed to monetize. So, ito halos parehas lang din naman to sa Facebook eh. Pero ito kay
dito kay ano, kay YouTube, talagang pinapaliwanag niya kung paano natin i-edit. Kaya pwede din natin itong i-apply sa pag-edit natin ng video natin sa Facebook, okay? Pwede din natin itong ano, ito kasi, kaya pinakita ko sa inyo kasi magandang paliwanag dito eh. Ito yung pwede natin gamitin para mag-edit tayo ng video o kayo, makakuha kayo ng technique dito para pwede kayo mag-upload ng galing sa iba. Ito, number one. Examples of what is allowed to monetize. A funny, thoughtful revision of content that you didn't originally create. So, ganito din yung ano, parody na sinasabi ko. Diba dun sa ano, ni Facebook mayroon nakalagay na parody. Ito, ganito din yun. Halimbawa, yung video na yun, gagawa naman ko. Ano, basta, kung magaling ka mag-edit, madali lang ito sa'yo. Ito, number two. Clips of other people content as a part of critical review. Halimbawa, may video dun sa TikTok na nagustuhan mo, then gagawan mo ng ano, i-review mo na ba't ay ano mo siya. Kunyari, mayroon siyang papakita dun na isang nagpa-vlog siya, tapos kunyari, kumakain siya ng nagmumukbang siya, tapos gagawan mo ng kwento, yun na i-upload mo na siya dito sa ano mo. Then, magkatapos nung gagawan mo ng kwento na ito, hindi naman talaga niya kinain yun, puro editing yun. Basta gawan mo ng magandang kwento at maipaliwanag mo yung kung bakit ganun ginawa niya, tapos basta yun. Ganun po ang example nun. Okay? Halimbawa, si Boy, ano, kumain ng maraming pagkain. Yun pala, puro cut yung ginagawa niya. Puro cut. Kaya dun, ipapaliwanag mo ng maayos sa video para pasok mo dun sa sinasabing clips of other people's content as part of critical review. Number 3, a scenes from movie where you are rewriting the dialogue unchanged, the voice over. Halimbawa, video ni, ano, yung sa Batang Quiapo, ina-upload mo dun sa, ano mo, ang gagawin mo dyan is, gagawan mo ng, ano, halimbawa, gagawin mong Bisaya yung ano dun. Gagawin mo ng Bisaya yung subtitle dun, pwede yun. Then, lalagay mo ng voice over. Opo, voice over na magsasalita ka na. Halimbawa, ito, si Tanggol, galing yung sa Quiapo, ng snots ito. Tapos, lagyan mo doon ng subtitle na Bisaya. Okay? Pwede yung ganon. Pwede yun na. Pwede kang mamonetize ng ganon. Then, itong ano, replace of a sport tournament where you explain what competitor did succeed or fail. Ito, halimbawa, yung may mga laro dyan. Ipaliwanag mo doon na ito ang dahilan kung bakit sila nanalo. I-upload mo muna yung video, tapos, i-ano mo na, ito yung dahilan kung bakit sila nanalo. Kasi ito, napakalakas mo itong taong to. Ganon po. Pwede po yun siya. Then ito, reaction of videos where you comment on the original video. Parang spy-press lang naman ito eh. Edited footage from other creators where you are destroying ng commentary. Parang spy-press lang din. Ang pinaka ano nito is, dapat po, pag mag-upload ka ng video sa iba, ay gagawan mo ng istorya. Okay. Masama o mabuti yung kwento mo nun, pwede po yun. Pero, tulad ng sinabi ko kanina, pwede ka pa rin makapiright. Opo. Kaya, ingat lang po sa pag-upload. Kung hindi natin alam na yung i-upload mo na video is naka-turn on pala yung copyrights nun, eh kung i-request niya na i-turn on nyo na, i-take down nyo yung video na yan, pag na-take down, violation yun, copyright yun, policy issue. Kaya, nasa inyo po yan. Kaya nga, ang payo ko sa inyo, huwag kayong gumamit ng video ng iba. Yun lang. Diba? Lagi kong sinasabi, huwag kayong mag-upload ng video na may TikTok kasi yun po ang dahilan. O, diba? Ngayon, naguguluhan ka na. Kaya, kung para hindi ka maguguluhan, huwag ka na mag-upload ng mga video na galing sa iba at yung may logo ng TikTok. Okay? Pero kung gusto mo nang makapagsapalaran, pwede naman. Basta, pinapaliwanag ko na sa inyo kung ano po yung dapat at hindi niyo dapat gawin. Okay? Maraming salamat sa panonood sa akin. Thank you.